Marami tayong pwedeng imarites pagdating sa garden, di ba? Hello, plantliners! Kumusta kayo? O anong balita sa inyong mga garden? Sa aking garden, may mga kailangan pang gawin. Mas productive na paraan kung paano makiuso sa pagiging marites. Joke lang po yun. Tara, at marami tayong kailangan gawin sa ating garden. Ito yung ating sweet aperitif na tomatoes na plinant ko ito a month ago, if I'm not mistaken. At ayan o, ang dami na niyang bulaklak, diba? Kaya lang, kung makikita nyo, ayan o, oh, naano na siya o. Nasaktan niya ata. Kailangan nating tanggalin itong mga side shoots. Kasi kinukuha lang nito yung energy ng kamatis. Kailangan kasi iyan ay diretso siyang ganyan. Oh. At mag-grow ito ng hanggang 6.5 feet. Kalay nyo yun. Ayan o, oh, aakyat siya siya dyan. Kaya nilagyan ko na lang ng trellis na mataas. Ang gagawin ko rin is lalagyan natin ng lubid para yun ang magiging guide niya. Kasi ayan o, nagpupunta siya kung saan saan, lalo na nahahangin. Ito nilagyan ko siya ng tomato trellis ano, pero parang nahirapan siya at hindi ko naisip na mas mataas pa siya dito sa tomato trellis na to. So, ang gagawin ko is tatanggalin na lang natin dito sa trellis na to at lalagyan ko na lang ng same nito, bamboo cane. Ito yung aking cicature. Medyo may mga stain yan pero na-disinfect ko na kanina using alcohol wipes. Kailangan gawin yan bago natin gamitin sa pagpuprune. So, itong makikita nyo yan, oh. Ito yung leader na sanga. At makikita nyo, ito meron na siyang side shoot. Kailangan nating tanggalin ito. Kasi, kung nakikita nyo, ayan, oh. Na-stop yung paglaki ng main stem dahil dito. So, tanggalin natin yan. Yan. Ito rin. Dami ng side shoots. So, ganyan lang ang gagawin natin sa apat nating kamatis. Ayan. Kasi ang bunga, kung mapapansin nyo, hindi magsisimula, hindi magmumula sa ganito, oh. Hindi siya magmumula dyan, kundi may sarili siyang sanga. So, lahat ng nasa armpit ng leaf na yan ay mga side shoots, mga suckers kung tawagin. Sabi ng ilang may experience sa paghahalaman ng kamatis, pwede daw itong i-root ulit, i-propagate. Well, why not? So, i-try natin. So, i-keep ko lang muna dyan sa side. Yan. Siguro ilagay ko muna dyan para hindi natin makaligtaan. Saan na yung isa kanina? Ewan ko, masyado yatang maliit pa ito. Pero, yan. I-save natin. Diba? Yan o, ang laki na niya.
Eto, tingnan nyo. Hindi ko na tuloy alam kung alin dyan ang main na stem niya. Pero, pag ganito, ewan ko, imperfection ba ng halaman to? Tingnan nyo, oh, parang nagsanga na siyang dalawang ganyan. Pero yung main, tingnan nyo yung flower nun, oh, yung stem ng flower dito naka-attach. So, diba, very hard to guess. Hindi ko alam. Siguro i-leave ko lang muna ito kung anong dapat gawin. Kasi kung ikakat ko dito, baka maapektuhan yung branch niyang yan, oh. So, meron pa ito, yung dalawa. Sorry, maingay yung mga kaibigan nating uwak. So, ayan siya. Maliit pa. Pwedeng i-pinch. I-pinch ng kamay kasi hindi naman siya makukuha ng pruner. Pick lang na ganun. Ang bango ng ano, ang bango ng dahon ng kamatis. Nakakamiss yung buhay sa probinsya, no? Dali lang mag tanim ng kamatis. So, ayan, oh, ang laki na nito, oh. Ayan. Hopefully, ma-propagate natin ito. So, magkakaroon pa tayo ng panibagong maalagaan na kamatis. Ayan, oh. Lalagyan natin to ng root hormone. At pwede na ulit na itanim. I think dalawang bamboo cane is enough kasi lalagyan naman natin ng string. So ito yung ating jute string ang tawag. Medyo manipis itong nabili ko. Pero pansamantala ito lang muna yung gagamitin ko para lang may support. So, ganyan yung ginawa natin. Inikot lang natin from the base. Ayan, oh. So, nag-start dyan. Tinali ko dyan. And then, inikot-ikot lang dyan sa main stem niya. So, ayan siya. Ganyan kasimple. Diba? I'm thinking kung dapat ko bang lagyan ng more trellis.
maamo dito yung mga robin, ganon. Tas yung dati nakuhaan na natin dun sa may harap na parang may pagka-yellowish siya na bird. Yan pagka may ginagawa ako dito sa garden, umaali-aligid sila. Kasi may nakukuha silang mga worms, lalo na pagka kumukuha ako sa aking worm bin. Tuwan-tuwa sila. Kung magre-review ako ng cicature, ato, low quality. Ayan o, may spring. Dapat may spring yan eh. Ayun, nalalaglag. Kaya bihira ko itong gamitin. Ewan ko bakit ginamit ko ngayon. Ayan, nalaglag ulit. So, kaya hanap ako ng hanap dyan. Baka makita ko pa. Hindi siya maganda. Kaya dapat mag-invest kayo sa medyo mahal lang konti. Pero mas tatagal siya. Ito, pangit na siyang gamitin kung wala na yung spring niya. Di ko alam kung paano ko siya ilagagawing permanent. Lalagyan ko ng glue, ganun. Pag nahanap ko, siguro yun na lang gagawin ko. Dahil otherwise, mawawala na naman siya. I think, ito yung main na branch niya. Yan. Hopefully, tama yung decision ko na ito ang tanggalin ko. Kasi wala siya sa line eh. Ayan. Kasi mas happy na ito yung ating magiging main stem. Ayan, plant liners ang ating nagawa sa araw na ito ay yung pagtitrellis at pagpuprune sa ating tomatoes. Salamat sa inyong panonood at sana may napulot din po kayong konting tips kung paano mag-alaga ng kamatis. Yan, just an update. Nahanap ko siya, oh. Very happy. I-google ko na to.